mga pangarap. San man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo, mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya at iba pa. Ito po ang inyong lingkod, Terry Alpa, at syempre sa oras po tayong magkakasama-sama at napapakinggan po tayo sa DWDD Armed Forces Radio. 11:34 kilohertz AM band. Ayan, at syempre tayo rin po ay live sa social media ng AFP Radio. Okay. Okay, bagong lahat, thank you so much sa ating technical side, ang mga magigiting na sundalo, mga babae at lalaki, saludo po kami sa inyo. At syempre po sa ating pong mga boss, dyan po sa DWDD Armed Forces Radio. Ito nga po yung boses ng Kawal Pilipino. Dito niyo po mapapakinggan ang mga nagiging kaganapan, ang mga ginagawa ng ating mga kasundaluhan. Siyempre, share, like ang aming page and follow. Ito po yung DWDD AFP Radio para po masubaybayan niyo po lahat ng mga programa namin dito. And of course, hindi natin kakalimutan ang batiin ang ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Ito po ang bantay at kasangga ng OFW International. Napakarami pong chapter niyan. Di po natin pwedeng isa-isahin sa dami. So, babatiin na lang po natin yung halige, yung pinakaama po ng bantay at kasangga. Walang iba kundi si Founder Albert Guanzon. Hello ka, Albert. Saan ka man naroon? Good luck sa'yo and congratulations sa iyong mga ginagawa para po sa pagtulong sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Yes, at hindi na po natin papakatagalin, ano? Kailangan makilala niyo po itong ating palauhin ngayon kasi po, inspiring ang kanyang story. Sabi nga, pangkahabang buhay kang OFW, parang ang hirap mong yumaman. Kaya dapat hindi ka mag-i-stay doon lang. Dapat tuloy-tuloy talaga ang iyong goal, ano? Para sa pagyaman. At yung istorya natin eh, very successful ito, no? Malalaman natin yung ano yung mga naging challenges niya, ano yung mga pagsubok na dinaanan niya nung siya ay dati pang, excuse me, OFW. Pakilala na po natin ang ating, nakikita niyo sa screen, ano? Ang ating pogi. Nakasama ngayon. Na ayon sa kanya, siya po ay single, bachelor, at napakabata po para maging masabi nating isa siyang tagumpay na dating OFW. Pakilala po natin si Jonah Mahatma S. Beltran. Siya po ay tinatawag na Gandhi kasi po yung kanyang pangalan sounds like Indian. And you know, si Gandhi ay talagang yan po ay isa sa sign of peace po yan. Pag binanggit ang Gandhi, peace ang nasa isip natin. Pakilala po natin si Mr. Jonah Gandhi. Hello! Bati ka hello muna po sa ating viewers, followers. Hello po! Good evening po sa inyong lahat. And ako po si Jonah Mahatma Beltran po from Lubao, Pampanga. And sa maraming salamat po sa spotlight po na to, Ma'am Terry po, no? Salamat po sa paunlak niyo po na to na interviewin po ako, no, sa, na bilang isang dating OFW po, no. And ayun po, sana magustuhan niyo po, no, yung mga susunod pa po i-interviewin para lalo tayong ma-inspire po, no, dito sa channel po ng DWDD AFP po with Ma'am Terry Alpa po, no. So ayun po, ma'am, and bilang dating OFW po, sobrang saludo po ako sa ginagawa niyong broadcasting po na ito. Thank yes, and of course, sa ating pong organization, yung Bantay at Kasangga, sa mga nakikinig po sa atin, sa mga OFW at family, para kung meron man po kayong kailangan tulong,
nasa abot po na amin makakaya, kami po ay tumutulong. Wala pong bayad dyan. Servisyo po, publiko po namin yan. Sabi nga eh, helping OFW is one way of our life yan eh. Yan na talaga bahagi po natin yan. Okay, alamin natin at kilalanin natin si Gandhi, no? Siya ay 26 years old lang, very young, ano? And available sa mga nanonood. Okay, anyway, ang buhay mo munang sa Pilipinas na natin pag-usapan, bago ka naging isang OFW, ano ba yung iyong trabaho nung panahon na yon? So, ayun po ano ma'am, bago po ako maging OFW, naging empleyado po ako dito sa Pilipinas after ko po maka-graduate po, no? So, yung naging una ko pong trabaho is sa financing po, no? So, parang ano po ako doon, naging parang collector po, ganon. Kasi dito po sa ano po, no? Pagkatapos mo mag-graduate, parang ang hirap po makahanap agad ng trabaho. So, ako po, sa eager ko po na magkatrabaho agad, magkasariling income po, no? Kahit po ganun yung naging parang role ko sa first job ko, naging collector ako, even though na naging college graduate ako, inaccept ko pa rin po because gusto kong makatulong po, no, sa parents po during that time po, and para mabawasan po yung mga problem po namin sa financial po, no. Yes. Okay, tanungin natin si Gandhi, ilan ba kayong magkakapatid at pang-ilang ka? Apat po kami magkakapatid, ma'am, and pangatlo po ako sa panganay po. Pangatlo sa panganay. So, pareho yung parents mo, andyan pa, kasama mo pa. Ayun po, sad to say po, no, si daddy po during COVID 2001 po, nawala po si daddy, so hindi po siya nakasurvive po sa COVID. Mm-hmm. And ayun po, yung kasama ko po ngayon is si mommy po, na lahat po talaga ng gusto niya, binibigay po namin. Kasi... Opo, kasi naranasan po namin, no, na mawalan ng isang magulang at napakasakit po, no, na parang hindi pa po kami nakakabawi sa dad ko po sa ginawang sacrifice po niya sa amin bilang ama po namin, no. So nawala po agad siya. So ayun po yung ginagawa ko po ngayon, yung mga ginagawa kong hard work po ngayon, no, dahil po kay mami, kasi wala pa po ako, again, wala pa po akong family. Ayun. So yung mother niya ang kanya talaga. Ano, and brothers and sisters, right? Yes po. Okay. So ibig sabihin, nag-work ka sa Pilipinas, ano? Sabi mo nga medyo ano ka, strep kasi bilang empleyado, parang napakahirap, 'di ba? Na umasenso. So ano yung nag-udyok sa iyo para maisipan mo mangibang bansa? Ayun po, no, pinakauna po, syempre, kaya po tayo nag-a-abroad, umaalis po sa sariling bansa po natin dahil unang-una hindi po sapat yung income po, no, or yung nagiging sahod po natin dito sa Pilipinas, yes, to support the family po, no. That's why I decided po, no, na mag-abroad po. And then syempre bukod po doon, para din po sa future na magiging family ko po at the same time, no. And that's why I decided na mag-abroad po, kahit mahirap, kahit minsan naho-homesick ka po, ganun, kailangan po peace, and dahil po sa para po sa pamilya po natin na nandito sa Pilipinas po, no. And at the very young age po, no, nag-abroad po ako, 21 years old po, no. Wow. Opo, no, nag-abroad po ako ng 21 years old po. So kahit ganun pa po yung edad ko, mabilis po akong nakaisip na kailangan ko makatulong, kailangan ko maging successful para sa kinabukasan ng future family ko, and at the same time para sa family ko po. Ayun. So ano ba yan? Nang back time na yun, nahirapan ka na mag-apply ng trabaho sa abroad? Yes po, sobrang hirap po mag-apply sa abroad po. Nung nasa Dubai po ako, grabe po yung pag-a-apply ko po doon, no. So tinest po talaga ako bago ako makuha po, no, bilang empleyado sa ibang bansa. Minsan po, no, mga isang month po, wala pa rin po akong trabaho doon. So parang sobrang tipid po. Sabi ko, parang hindi ko yata kakayanin dito sa abroad. Kasi ultimo pagkain, titipirin mo, kasi nga po yung money na dala mo po, hindi po sasapat kung hindi nyo po titipirin. And then, hindi po tulad dito na magko-commute ka, magkano lang yung babayaran mo. Doon po, mahal din po, no, yung transportation. So
nung nag-aano po ako, nag-a-apply po ako, ma'am, no, sa mga company, naglalakad po talaga ako, sobrang hirap po, no, ang naranasan ko rin po doon sa abroad. Naglalakad ako para lang makapag-apply. Siguro, ma'am, yung nilalakad ko nasa mga 7 kilometers din po. Lahat so, ng building po. Gan, yes po. Ibig sabihin, hindi ka nag-apply sa isang agency bilang may work agad. Ganun ba? Yes. Direct, parang nag-direct ka na pumunta doon. Ganun yes ba? Po. Actually po, ganun po. In reality po, no, actually, ganun po yung nangyayari yes, po. No, yes, na, right. Ano po, reality speaking. Mm. So, ganun po. Sobrang hirap po talaga mag-apply doon. Sa ano po sa ibang bansa talagang naranasan ko po talaga yung so ano ba yan paano mong nalaman yung ganong ano meron ka bang friend na tumulong sa iyo para makapunta doon or may umalala meron sa po sayo? Meron po actually po ganito yeah. po kasi yung nangyari noon nag-apply po ako sa isang agency and then sabi nila na ganitong month ka pupunta para at least may trabaho ka na. So nung nag-apply po ako ganun nung sinabi po nila sa akin yung naghanap po ako ng pwede ko pong ipang ano po ipang pamasahe po papunta po doon no. So parang na-late po ako. Na-late po ako doon sa rine-required po nila na date po na dapat nandun na po ako kasi nga po I don't have money po. No? Yes po. So ayun po that's why nung pagpunta ko po doon wala na po pala yung position na yon. Kaya po doon nangyari yung nag-apply po ako. So that time, kanino ka tumuloy? Bali ka mag-anak ko po yun, pero malayo na pong kamag-anak. Ayun siya ang umalalay sa'yo. Yes time. Po. So it take how long before na makakuha ka ng work? Kasi ang visa mo, di ba, as a tourist visa, ilang buwan ka lang pwede. Yes po, ano po, nasa almost two months po, no? Yung ano po, yung bago po ako maka-apply. Actually, buzzer beater po, no? Nung bago po ma-ano po yung 3 months na visa ko, bigla-bigla, yun, may tumawag po. So, praise God. Ah, yung malapit na, meron lang talagang tumawag at nabisa. Yes, yes po, meron na po. So, anong work yun at anong company? Ayun po, nasa ano po noon ako, nasa Palm Jumeirah po, sa isa po siyang ano resto bar po, no. So naging trabaho ko po doon is cashier tapos minsan nagba-bartender po ako sa 5 Hotel po sa Palm Jumeirah. Lugar ng mga ayun. Rich. Yes po. Doon po yung una kong company na naging cashier at the same time naging bartender po. Ayun. So, anong year yun na nandun ka at nag-work? I think nasa ano po yun 2020 to 2021 po. Ganun po. Ah, okay. So, ang pandemic dumating ng 2020. Yun yata yung year. Yes po. Tama po, ma'am. And... Mukhang medyo struggle ka nung time na yan kasi maraming Pilipino ang naapektuhan. Ano yes, ba ang po. Naging sitwasyon mo nung time na yun? Ayun po ma'am, sobrang hirap po no, yung naging buhay ko po noon doon nung COVID na yun during the pandemic. Kasi po, unang-unang nagsara po yung mga bar-restaurant po. Yes, bawal kasing kumain in public. Yes po, that's why kami po yung unang naapektuhan talaga. Although may mga konting ipon po, no? Pero dahil mahirap yung ano po, buhay din doon, no? Na akala nang dito sa Pilipinas, pa-social-social po tayo doon. Pero sobrang hirap po talaga, no? Nung pandemic na yon, actually na-depress po ako. Naubos po lahat ng ano po, no? Ng pera ko po. Naubos po lahat ng pera ko. Dahil nambabayad po ako sa ano po natin sa mga landlord po no sa tirahan nagbabayad pa rin kahit walang trabaho na akala ko makakahanap ako ng sideline na pwedeng pumuna sa financial po na nandoon kasi wala po akong aasahan doon kundi po yung sarili ko and bilang OFW po ayun nga po sobrang hirap naranasan ko po doon ma'am no nung hindi pa po pandemic nung pumapasok pa po ako no naranasan ko po yung nilagnat po ako pero kailangan mong pumasok
Oo. Yes. Ibig sabihin, nakailang buwan ka muna na nag-work bago talagang naging ano si COVID, no, naging active? Nakailang buwan ka rin ba? Mga nasa 6 months lang naka po. Naka 6 months bago yes. Ito na si COVID. Yes po, ganun so, po yung nangyari. Hindi ka pa nakaka-recover talaga nun. No. Yes po. Anyway, that time, hindi ka nakakuha ng part-time na habang sarado yung resto nyo? Hindi po, ma'am, kasi po sobrang higpit po ng Dubai noon po eh. So bawal po talagang lumabas. Bawal po yung, kahit actually pag bibili ka po sa market, sa mga market po, kahit sa babaan nyo lang po mismo ng flat, no? Biglang may pulis na nakaabang po, no? So bawal po talaga. And dun po nag-start talaga na akala ko yung pangarap ko hanggang dun na lang po. Mm-mm. So ano, may mga kasama ka rin ba na mga Pilipino noong time na yon? Yes po, ma'am, meron po ako mga kasamang mga Pilipino po, pero sila po, no, maganda po kasi yung company nila, so parang kahit hindi sila nakakapagtrabaho, binibigyan pa rin po sila ng allowance po. Oo, tama. Meron mga company na ganoon. Isa na yung anak ko na pinalad na kahit COVID, may sweldo sila doon sa kalang company. Barista siya doon sa Pujer. Oo, kaya tuloy-tuloy, hindi parang hindi na putol yung kanilang sweldo kahit na nandun lang sila. Kaya sabi nga, kanya-kanyang swerte. So, yes. That time na, basta ano, ilang buwan kang nag-stay pa na walang work? Nasa ano rin po, nasa 4 months or 5 months po, ganun. So, na walang work po. So lahat ng ipon ko po talaga, ma'am, naubos po. Doon po ako nag-start na na-depress na sabi ko yung pinapangarap ko parang hindi ko na matutupad. Doon po lahat nag-ano po sa isip ko na parang hanggang dito na lang yata yung buhay ko. And then that's why I decided po, no, na wala na po akong pambayad ng tirahan po. So nagpabili po ako ng ticket pa uwi po dito sa Pilipinas. Sobrang iyak na iyak na iyak po ako noon, ma'am. So ibig sabihin ng ticket mo galing pa sa Pilipinas? Yes po, kasi nga po walang po ako. Walang maasahan doon sa resto, doon sa company na pinasukan mo. Yes po, ganun po yung nangyari. So buti naman hindi ka na-COVID kasi that time talagang dahil Pilipino rin na na-COVID eh. Actually, ma'am, during po nung time na yon, na-COVID din po ako. So sobrang, naramdaman ko po yung nararamdaman ng mga na-COVID po, nawala ng panlasa, pang-amoy po. Tapos yung katawan, sobrang sakit po. At akala ko, ma'am, dun na po ako, parang mawawala po. tama po. Kasi po, naranasan ko po yung ang hirap pong huminga. Correct. Sobrang hirap pong huminga nun. Tapos may lumalabas po. Sorry po sa mga kung may mga po kumakain. May lumalabas po, no, na parang mga tubig po sa ano ko, sa ilong ko po. So sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin kung di man po ako makakauwi. So quarantine ka, home quarantine? Yes po, home quarantine. So ikaw po. Sa lugar mo, ikaw lang ba yung nagkaroon? Actually, kami po lahat, ma'am. Ayun. Nang nasa flat po. Opo. Talaga napakahirap. Ikaw ba ay nakatanggap ng ayuda? Yes po, one time po nakatanggap po kami ng ayuda. Pero parang kumuha pa po kami ng sa online po, yung parang gate pass po. Kung natatandaan nyo po yung sa online po, kayo kukuha ng gate pass para makalabas, tapos para makuha po yung makakuha ng pagkain. O, kasi may mga Pilipino talaga na isang group ng Pilipino na tumutulong, nag-provide sila ng pagkain. Nung nandun ako last September, na-meet ko nga sila. Siguro kung that time na nakilala mo na sila, eh, hindi ka ganyan mahirapan at makakuha ka ng work. Yes, hello to Yorme. Ang tawag sa kanya, Yorme ng Dubai. Oh, Arthur Zaragoza. Ayan, siya po ang tinatawag na Yorme dahil talagang tumutulong po siya sa mga kabayan natin doon sa UAE. At talagang work hanggang ngayon. Merong group talaga na nandun siya yung pinaka-admin. May mga work vacancy doon, pinopost niya, yung mag part-time, lahat. Nakipang nga ticket. Napakabait naman po na tao. Shout out to your man. That time, last September, na-meet ko sila at nag-coverage ako ng kanilang event, yung Filipino Social Club ng Dubai.
Oh, opo, sila yung kilala doon na tumutulong. Mga Pilipino talaga yon. Kaya sa ngayon, yung mga nandyan ngayon sa Dubai, UAE, United Arab Emirates, hindi na po sila mag-worry kasi may group po tayo ng mga Pinoy na handang tumulong. At yan nga po ay nakipag-partner sa ating pong group ng Bantay at Kasangga ng OFW. At si Yorme Arthur Zaragoza, siya po yung pinaka-president chapter namin doon ng Bantay at Kasangga. Yan, palakpakan natin ang grupo ni Yorme Arthur Zaragoza. Hello sa'yo, namimiss ka namin. One time, mag-guest ka rito. Update mo ako sa mga nagiging kaganapan dyan. Okay, balik tayo kay Gandhi. Hindi ko pa natanong, ano, tama ba ako kaya ka tinawag na Gandhi dahil yung Mahatma mo ay Indian din ang dating? Yes po. Nung, ano, si Daddy po kasi mahilig po siya magbasa-basa ng mga libro. So nung pinagbubuntis po ako ni Mami po, no, binabasa niya sakto yung libro ni Mahatma Gandhi. So ayun po, no. So pinalalim po niya sa akin yung Mahatma Gandhi po. Ayun, yung pala talagang kinuha pala talaga sa pangalan niya. Eh parang yes. Pala tayo, ako naman si Mother Teresa naman. Oh. Yung mga yung mga magulang po talaga ganyan po eh, no? Teresa, kaya ayun, tayo rin ay advocacy na rin natin ng tumulong. Yes. Mag-feeding, meron po tayong Somboy Walk Feeding Street Children dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Yan po naman yung ating ginagawa bukod sa pagtulong sa mga OFW. Okay, so that time, naka-uwi ka. Anong year yun? 2022 din po. Ayun. So, ayan yung pag-uwi na yes po, magmamano kay Mami, walang pasalubong. Yes po, tama po, tama po. Pero sa aming magulang, kahit wala kang dalabas, ikaw ay safe na nasa po, amin. Yan. So, ano nangyari? Ayun po, ma'am, no, nung umuwi po ako dito galing sa Pilipinas, sobrang depressed po ako. Nag-quarantine pa po ako ng mga 5 days po, oh, I think. Oh, magpit noon. So nag-quarantine po ako ng mga 5 days sa hotel, no, hanggang free hindi naman yun ng OWA, 'di ba? Opo, free naman po sa OWA. Ayun, thank you po. So, ayun po, 5 days po akong nag-quarantine hanggang hindi po lumalabas yung ano po, yung result ko po na negative po ako sa COVID. Oh, hindi oh, po nila ako pinalabas. Eh nung nasa ano po ako nasa hotel, parang ayun nga po, sobrang depressed po talaga ako, umiiyak po ako na yung anak nyo, Mami, Daddy, sabi kong ganun sa isip ko, failure. Na yung anak nyo hindi naging successful, pasensya na kayo, mga ganun po, kinachat ko po sila, Mami, na parang wala akong kwentang anak, na umuwi ako dito sa Pilipinas, kahit isang pirasong chocolate wala akong dala dahil nga po naubos lahat ng ipon ko po, no. So during that times po ko talaga, no, parang ang hirap lang po talaga makabangon, ang dami pong naapektuhan, no. And unang-una po ayun, nawala rin po, no, si dad po nung pandemic. So nag-ano-ano po talaga. Ano yun, nasa Pilipinas ka na nung mawala siya? Yes po, timing po. Ah, nung umuwi po pala ako, ma'am, 2021. Mm-mm. 2021 po. And then, ayun, dun din po saktong nawala ano, si Eno. Doon. Si Daddy. Talagang dumali rin sa kanya, COVID. COVID po, yung Delta variant po ba yun? Yung pangalawa, oh, yung matindi po. So, actually, ayun po, nung nawala po si Daddy, sobrang ano, another, ulit po, balik na naman po, no? Kasi isa si Daddy sa nag-cheer up po lagi sa akin. So, yes. Grabe po yung ano, yung pakiramdam ko po noon na... So gaano kakatagal na parang hindi agad naka hindi ka ba agad naka balik naka ano naka basa ano eh nakabuelo na makabalik sa kalawang goal mo? Ayun po, no, ma'am, sa eager ko po nung pag-uwi ko po actually dito sa Pilipinas 2021 nga po, no, nung nakabalik na ako dito. Nag-apply po ako pero COVID pa rin po. So ginawa ko po para lang hindi ako ma-stop po, naranasan ko po mag-deliver Shopee. Ayun. Yes, nag-Shopee po ako. Di po alam na mga kamag-anak ko po ito. Nakakalala lang po sila, Mami. Siguro pag napanood po nila to or narinig po nila, malalaman po nila. Nag-Shopee po talaga ako noon. Naranasan ko po yung mag-deliver sa baryo-baryo po. Tapos minsan wala po yung tao na nag-order po. Tapos minsan papagalitan ka pa na mali daw yung order. So, yeah. That's why
sa mga social media po ngayon, yung mga nauuso po na inaano po yung mga nagdi-deliver na parang sila daw yung may kasalanan. Hindi po namin kasalanan yung ganon. Kasi po, nagdi-deliver lang po hindi kami. Hindi nyo alam kung anong products na yun, kung yes, damage or not, kasi kayo rider lang at taga-deliver. Yan ang dapat yes, maunawaan po ng ating mga kabayan. So, ayun, naging rider ka that time. Napaka in demand ang mga rider kasi yes, lahat food and everything in order. Talagang ano yan. So, gano'ng kakatagal naging rider? Di ba, mahirap din. Ulan at arawin at exposed ka pa sa virus. Opo, siguro po naging rider po ako for 4 months po. Kasi po 4 months lang nag-a-apply pa rin po kasi ako sa iba. So after ko po noon nung para kumbaga tumaas po yung sweldo ko, nag-apply po ako and then natanggap naman po ako no sa isang real estate po. Ayun, napunta ka sa and then after the real estate po no, nag-apply po rin po ako. Parang ano po ako, wala po akong permanent na ano tama po. Tama yan, oo. Magtitigil. Yes po. So, nag-apply po ako, no? Natanggap naman po ako sa ano po, sa isang renewable energy po. Oo. No? Sa solar po. Isa siyang solar company po, no? Oo po. So, ayun po. And then, after po nun, nag-ano naman po ako, nag-decide po ako, part-time sa ibang ano naman po, sa parang business po, no? And ngayon po, no, ayun po, ma'am, yung ginagawa ko po ngayon, sobrang nabago yung buhay so ko po. So finally, natagpuan mo yung talagang, yes, sabi mo nga nagpaginawa at makakatulong sa livelihood ng ating mga yes, OFW at makakatulong din sa mga health. Yan, yes, yan yung kaya successful ngayon ng ating kaibigan si Gandhi. Alamin yes, natin, paano mo nalaman itong business mo ngayon? Itong business, no? Parang ano rin yan eh, yung health issue na nakakatulong. Tapos yes, at the same time, nakakatulong ka na sa health, meron pang kikita pa yung mga yes po, tao na ano. So, opo. So, ayun po, no. After ko po sa solar, ginawa ko pong part-time tong online business po na to, which is the dropshipping system po. The dropshipping business po, no. So, ginagawa ko po siyang part-time. And then, nakitaan ko po na, ang laki pala ng potential income dito. So, that's the time po, no, na nag-decide po ako na umalis na po sa pagiging empleyado. Finally, I have time freedom po, no, na kahit nasa bahay lang po ako, ma'am, pinokus ko po talaga yung online business na ginagawa ko po ngayon na tinatawag again na dropshipping po, no? Na nagpaangat po talaga sa buhay ko. Share ko lang din po sa inyo, no? Nag-earn po ako dito sa ginagawa ko pong business ngayon ng 6 figures po. Wow! In a month. Na dati po akala ko imposible na kitain dito sa Pilipinas po. Pero nung nakabisado ko po, nung may nagturo po sa akin sa ginagawa kong dropshipping ngayon po, no, grabe po yung balik po sa akin. Sabi ko nga po, no, lahat ng nararanasan nating hirap sa buhay, pagdating sa dulo po, sobrang ginhawa po talaga. Yes po, tiyaga lang po talaga. And ayun po, sobrang grateful po ako, no, na naranasan ko po yung ganong istorya ng buhay ko. And may nagtatanong nga po sa akin, yung nauso po, ma'am, no? Yung rewind, kila Ding Dong and Mayan. No? So, tinanong nila ako, kung meron kang babaguhin sa, ire-rewind sa buhay mo, ano yun? Ang sagot ko, sabi ko, wala. Ayun. Kasi kung may ire-rewind ako sa buhay ko, hindi ako magiging ako ngayon. Wala ka ngayon. Correct. Wala ako ngayon. And mahal na mahal ko yung ako ngayon. Yes. Ngayon, tanong natin, ano ka ba ngayon? Ayun po, ano, so ako po, unang-una, yun po, syempre, single. Pero, hindi naman po single na ano po, wala pa po akong wife, pero I have girlfriend naman po. Ayun, may girlfriend. So, yes, may inspiration po tayo. So, ayun po, sa ginagawa ko pong business nga ngayon, again, sobrang laking tulong po sa family ko na dati po, yung 20,000
na sa isang buwan ko po tinatrabaho dito po, isang araw lang po. Wow! Yes po. Ginagawa ko po yun. Nangyayari po yun dahil po dito sa online business na ginagawa ko. Ayun. Sa e-commerce po. So, ayun po, no? Again, ito, nag-aano po ako na sa mga katulad ko pong OFW. Oo, na nakauwi na, na walang alam ko anong paanong kikita o mabubuhay. Siguro makipag-ugnayan kayo kay Gandhi kung paano. Yes. Ano ang sekreto niya kung willing niyang i-share? Ano bang halimbawa, may mga interesado na maging katulad mo rin na successful, saan ka ba nila pwedeng kontakin? You can contact me po sa aking Facebook po, Mahatma Beltran po, no? And message nyo lang po ako doon, silipin nyo po yung profile ko, and then message nyo ako kung interesado po kayo sa online business po na ginagawa ko. Mm-hmm. Sa mga OFW po, no, na mga katulad ko po, naging OFW or nandyan pa po sa abroad, pwedeng-pwede po natin gawing part-time to kasi alam ko po na sobrang hirap po maging OFW kung isa lang po yung income nyo. Correct, ayan. Yung cellphone number mo, siguro dahan-dahan mong banggitin para kasi okay po. So, ayun po, no, you can call me po sa 0956-360-4403. Can contact me po doon sa number po na yan. Ayun, sa mga interesado kung ano ang sikreto ng success ni Gandhi. Kasi alam mo, sa nakikita ko sa kanyang profile, chinek ko siya bago ko siya talagang isa lang dito. Tinitingnan ko kung ano ang makukuha nating aral, inspirasyon sa kanyang pinagdaanan bago ko siya sinala. Nako, congratulations, super ang iyong na-achieve. Napakarami po niyang mga natanggap ng mga award and cast. Yun ang pinakamaganda doon, yung mga tanya. Yes, yes. Nakita po natin yan eh. Kaya sabi ko nga, kung kaya ni Gandhi, bakit hindi mo rin kakayanin? Correct. At si Gandhi naman ay willing kayong tulungan, i-share yung kanyang sekreto. Yes. Kung bakit siya ngayon, nasa kanyang kinalalagyan ngayon. Yung mother niya, very happy kasi imagine, no? Ang gift niyang natatanggap ba? Hindi basta-basta. Lalo na sa mga gustong magpa-beauty. Yes. Gustong hindi tumanda agad. Gustong gumaling yung mga sakit. Yan po ang number one sa kanilang mga pinopromote na products na hindi, yes, hindi po natin pwedeng banggitin. Basta sabi ko na lang sa inyo, kontakin nyo na lang siya. Yes. Basta kasi po ito, kaya natin minimension ito kasi tulong ito eh, livelihood ito. It's a public service. Tama. Hindi po tayo nagpropromote ng products or anything. Ito po yung kanyang ginawa na talaga naging successful siya. Diba? Kaya yung pong number na binigay niya, dun po siya kukontakin. Ngayon, syempre, alam ko may mga gusto kang batiin, yung mga boss mo. Nang mga tingin ko, yung mga milyonaryo na rin. Yung mga susunod na magiging guest natin, yung mga, dati rin silang mga OFW, right? W, yes po, oo, yes. Oo, yan pa. Mm. May mga sikreto rin yan ng mga dinaanan bago nila nakamit yung success, hindi bilang OFW. Sige, batiin mo sila. Ayun po, no, unang-una po, yung taong nagdala po sa akin dito, nagpakilala po sa akin, binabati po kita, Mentor Mike Culo po, no, no, na dating OFW din po, ngayon multi-millionaire na po. Wow! Online business po na to, no. So maraming salamat po, Mentor, sa pag-guide po sa akin. And God give me you po talaga. Na sobrang blessed po ako na nakilala ko kayo dahil dito sa negosyong ginagawa po natin, sa online business po natin, nabago po talaga yung buhay ko bilang dating OFW na katulad nyo rin po. And bukod po doon, no, syempre binabati ko rin po yung mga family ko po dito po sa Lubao, Pampanga, si Mami po, no, si Mami Ligaya Beltran po. And sa mga kapatid ko po, binabati ko po si Ate Joma, Kuya Joshua, and ang bunso namin si Jericho. And syempre sa pamangkin ko po na si Toby. Yun po.
So, hindi mo ba babatiin yung sweetheart mo? Ayun. So, thank you po. So, ayun po. Babatiin ko rin po no, yung inspiration ko ngayon. So, okay. Alam mo na yung kung sino ikaw. Okay. At syempre, bago ka pansamantalang magpaalam, batiin mo muna yung ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. Yes. Inspiring so, binabati ko po lahat ng mga bayani po natin na OFW. Sobrang saludo po ako sa inyo, no? Kasi po, hindi biro maging OFW po, lalo na kung matagal na po kayong OFW. So, binabati ko po kayong lahat and tuloy-tuloy lang po para makamit ang mga pangarap po natin. And of course, ang ating tunay na bayani, ang ating mga sundalo, batiin mo rin sila. Yes, binabati ko rin po yung ating magigiting po na mga sundalo po dito po sa Pilipinas. No? Maraming salamat po sa pag-provide nyo po lagi sa amin ng safety po. No? With that po, and salamat din po no, sa programa po ni Ma'am Terry po na to dahil nagkaroon po ako ng chance para ma-interview, para maibahagi po yung success story ng buhay ko po dito po sa dating OFW. Thank you so much, Gandhi. Palakpakan natin siya. Sana dumami pa yung yung lahi mo. Yes po. Okay, paparamihin po natin, ma'am. Yes, paramihin mo. At kung anong ginawa sa'yo ni sir mo, gawin mo rin sa kanila. Yes po. Okay, yes. Thank you so much. Thank you, Ma'am Terry. Thank you po. Bye-bye po. Okay, eh, natunghayan niyo po ang very inspiring guest natin at sa very successful na si Mahatma Gandhi Beltran. Ngayon naman po ay sa nakitira pa natin pong oras nais ko pong ikwento sa inyo yung ating pag-i-enjoy na kasama ang ating pamilya. Siyempre, 2023. Christmas. Ayan, kasama natin ang ating buong pamilya. Pamilya po natin from Dubai. Tatlong apo na lalaki kasama natin. Siyempre yung anak ko na si AX at ang aking manugan na si Maki. And of course, yung ating bunso naman from New Zealand. Sama rin po yung apo ko naman na isang babae, si Macy. At ang aking manugang din na si Manolet. Kasama po natin yan, nag-Christmas at nag-New Year dito sa Pilipinas. At isa nga po sa aming binisita, ang lugar ng South City of the North. Yun po yung San Juan, La Union, kung saan po mapagmamalaki natin sa ating mga kababayan OFW na gustong umuwi magbakasyon, mapuntahan yung magandang lugar sa Pilipinas, isa po yan sa puntahan ninyo. Kung mahilig po kayo sa dagat, hindi nyo na po kailangan mag-Boracay, nandyan na lang po sa San Juan. La Union yan, alapit lang, di ba? Parang 4 hours, 5 hours drive lang ata from Manila. Ang San Juan, La Union, ano? Napakarami pong magagandang beaches dyan, mga surfer, mahilig mag-surf, mga nightlife at mga kainan, syempre yan ang di mawawala. So sa ating pagbisita, total sabi nga namin nandiyan na rin kami. So dumiretso na rin po kami sa Bigan. Talagang layo ng aming nilakbay, ano? Thank you do sa aking L300 na vintage. Hindi kami tinirit, talaga okay na okay siya. So doon sa lugar naman ng Bigan, syempre kilala yan sa masasarap na longganisa, bagnet, at saka mga Ilocanong pagkain na ating pagmamalaki, meron po tayong lugar dyan na pinuntahan. Kasi ito mga anak ko, naghahanap naman yung sabi nga nila, ituturo mo lang yung pagkain, turo-turo. Ayaw na nila order, o order din palo ko na itsura. So meron kaming pinuntahan doon na isang market na may food court siya. So, inikot namin lahat ng mga pagkain at meron nga po kaming natagpuan doon na isang resto na maraming tao ang mo-order. Ito yung Tom, pangalan ng resto is Tom Rest, no? At yun nga pong may-ari nun, napakabait po niya. Talagang kami po'y pinatikman niya ng napakasarap na bagnet. Yan, at meron tayong mensahe po sa kanya kasi siya po ay lumaki ng Amerika, doon na siya at nag-stay in the Philippines for good. Yun nga yung ginawa niyang business, kainan.
at gusto niya nga raw na ma-invite yung mga kababayan niya doon sa Amerika na kanyang iniwanan. Si Alos doon daw siya lumaki. Gusto niyang imbitahan na pumunta sa Bigan. So, pakinggan natin yung kanyang mensahe para sa ating mga kababayan. Ito po si Sir. Pakinggan po natin. Magandang buhay mga kababayan ngayon na mapapakinggan po sa DWWD Armed Forces Radio. Ngayon po ay narito po tayo sa Bigan, ano, kung saan ay talagang naghahanap po kami ng masarap na pagkain. At bukod doon ay mura pa. At na-encounter nga po natin na may-ari ng Tom Yungon Restaurant. Ayan, nakikita niyo po. Masarap po ang kanilang pagkain. Pakilala na po natin ang owner. Wala iba po kundi si Sir Justin Ondasan Rabala. Hello po, Sir. Bati mo na po kayo sa ating mga followers at viewers. Okay. Hello, everybody, for giving me the opportunity. And also, thanks for stopping by in our restaurant. And I really appreciate it for your time and giving me the opportunity to say something to your company. Ayun. At alam, ang ano ko po, Sir, ang pagkakaalam ko po, eh, kayo po ay matagal na nirahan sa ibang bansa. Yeah, I spent 65 years, okay. 65 years in U.S., different state. Kayo po ba ay naging OFW? No. When I graduated in National University as a magna cum laude, wow, and top the board, and the Boeing company, the one who making aircraft, airplane, jet fighters. I didn't apply for a job. I see. My name is school. Yes. Okay. So ngayon po ay narito kayo sa Pilipinas. Are you willing to stay here? Since I was 62 when I retired. I'm already 85 years old. Oh no, see. I was 85 last August. You look younger than your age because you're a very happy person. Lagi nakangiti. Yan po ang sekreto po ng mga looking younger. Lagi nakangiti. Okay po, Sir. Siguro po, ingat po na lang po kayo ng mensahe po. Imbitahan niyo po ang ating mga OFWs at saka po yung mga followers and viewers po natin dito po sa inyong restaurant. Imbitahan niyo po siya. Yeah. I would like to invite any visitor from this TV station, just let us know, you'll be 90% discount. Wow! Just mention. Sir, hindi po kami nakakuan discount. Anyway, ano po, Sir? Ang ating pong radio is Armed Forces Radio. So it means karamihan po na nanonood sa atin at nakikinig po ay mga sundalo. Hingin ko po kayo ng mensahe para sa mga sundalo. Good. Thank you. Very welcome to come over and spend dinner or lunch with us. Ayun. At ang ating mga OFW pag nagbalik bayan. Sige, just po. Come over. 90% discount. Just mention the name of your radio station. Yes. 90% guaranteed from me. Yes. Okay, anyway, thank you so much, Sir Justin. Sana po, hindi ito yung una, huling pag mimit natin, ano? Yes. Marami pang chances na kami po, ay kayo po ay aming dadalawin dito. At siyempre po, pansamantala na po tayo magpapaalam mula po rito sa Bigan. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon na mapapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio. Maraming salamat po. Mabuhay po, Sir. Thank you for having me. Ayan, palakpakan natin si Sir Jordan. Ano? Ayan, narinig ninyo ha, banggitin nyo lang yung DWWD kay Sir at meron kayong 90% discount. Okay ha, talaga naman. Ano? Ang ating station, DWWD AFP Radio, ay nag-around the Philippines at syempre around another country like Japan. Meron din po tayong mga papakita sa Japan sa mga susunod po nating programa. At syempre po, mayroon pa tayong mga ilang minuto. Batiin muna natin ng maligayang-maligayang panigong bagong taon. Ngayon lang tayo babate, ano? Dahil very busy tayo ng mga nakaraan. Syempre, yung ating partner na si Jimmy,
Kumusta ka? Okay ka lang sana ngayon, January. Alam ko, very busy. Marami naghihintay sa iyong tinatawag na lucky baby. Sabi nga, pag lumabas daw yan, ako, mas maganda at mas maraming grasya ang dadalhin sa inyo, ng baby ni Miss Money Magnet, the life coach. Okay, at siyempre po, thank you so much po sa ating mga nanunood sa Apat na Sulok ng Mundo. And welcome back, Ka Albert from Mindanao. It's very successful ang ating Ka Albert sa kanyang mga ginawa doon sa Mindanao. Alam mo, napakasipag tong ating founder na ito. And of course, ang ating pong ka-business, ka-partner sa livelihood para sa pagtulong sa mga OFW na nandyan naman po sa California, si Ka June Sonyo. Soon, ang ating mga OFWs magkakaroon ng napakagandang hanap buhay. Isang pagkakakitangan na resibo lang po ninyo. Sabi nga, shopping nyo, savings nyo. Kasi namili na kayo, nag-shopping kayo, meron pa kayong katumbas na pera na inyong savings dahil doon sa inyong pinamili. Yan po yung sinasabing, namimili ka lang, kumikita ka pa. It's artificial intelligence po ang magiging account nyo po dyan. And of course, batiin po natin at congratulate ang ating pong AFP spokesperson, sabi nga first female na si Colonel Francel Margaret Padilla, Philippine Army. Siya po ang MCAB Group Commander at DWD AFP Registration Manager. Hello ma'am, congratulations po, saludo po kami sa inyo. Welcome po sa DWD. Ayan, thank you so much sa ating mga followers and viewers. Continue lang po likes and follows the DWWAFP Radio. And of course, our page ng Buhay OFW Ngayon, Siyensya at Teknolohiya. Patuloy niyo pong subaybayan ang ating pong AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ayan, palakpakan po natin ang ating mga followers and viewers. More followers to come. Pansamantala na po tayong magpapaalam. Siyempre po, bagong lahat, magpasalamat tayo sa ating background, Lambingan by Calling Herbs, and ating pong singer na si Martin Alvarez. Thank you so much sa iyong pagpapaulat na patugtugin ang iyong awitin sa aming pong programa. Thank you so much, everyone. Ito po si Terry Alpha. Pansamantala, magpapaalam. Thank you, good luck, and God bless.